Hello mga ka-spark, kamusta kayo? Sabit natin ngayon mga ka-spark, pag-uusapan po natin ng ang mga sinyal sa nare-respeto at minamahal ka ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat mga ka-spark, mag-start na po tayo at muli, be inspired! At ang unang sa isang nare-respeto at minamahal ka ng isang lalaki is sinusunod niya ang mga advice mo. Yes, mga ka-spark, sapagkat ang isang lalaki ka inspired na nagmamahal sa'yo ay marunong makinig sa'yo. Yes, mga ka-spark, dahil pinapahalagahan ka niya, kaya pinapahalagahan niya rin ang mga sinasabi mo, opinion mo, suggestion mo, o kaya naman ang mga advice mo sa kanya, ka-spark. Isa yun sa mga palandaan na ginagalang ka ng isang lalaki at minamahal ka niya. Yes, mga ka-spark, kaya kung ang boyfriend mo, ang mister mo ay marunong makinig sa'yo, at marunong sumunod sa'yo, makinig sa mga advice o payo mo, ay inirespeto at minamahal ka niyan kay Inspire. Pero syempre naman, hindi naman perfecto ang lahat ng bagay. Baka sabihin naman ng ibang babae, bakit yung boyfriend ko, mister ko, hindi ako halos pinapakinggan, hindi rin sinusunod mga advice ko. Ibig sabihin ba nun, hindi niya ako nirespeto at minamahal? Alam niyo mga Inspire, hindi naman kasi lahat ng bagay ay accurate. O kaya naman hindi naman tayo pare-pares ng personalidad. Pero, kahit spark, sigurado ako may mga pagkakataon na nakikinig din sa'yo yan. At talaga naman, sinusunod ka din yan. May kanya-kanya lang talaga tayong desisyon sa buhay. At may kanya-kanya tayong tinatanggap na payo ng iba. Pero kahit spark, kahit na minsan akala mo hindi nakikinig sa'yo yung boyfriend mo, o hindi nakikinig sa'yo at hindi sumusunod sa'yo yung asawa mo, kahit spark, sigurado ako may mga pagkakataon na naaalala niya mga advice mo. May mga pagkakataon na kunwari, hindi siya nakikinig sa'yo, pero totoo, tinatandaan niya mga sinasabi mo sapagkat mahal ka niya kay Inspire. Kung dun nga sa mga tao na hindi niya masyadong pinapahalagahan, kung dun nga sa mga tao na hindi niya pinamahal o wala siyang nararamdaman, nakikinig siya sa'yo pa kaya? Siyempre naman, sanay kayo sa isa't isa. Close kayo sa isa't isa. Kaya akala mo, ganun-ganun na lang lahat sa kanya ng mga sinasabi mo. Pero hindi mo alam kung tinatandaan niya ba ito o hindi. Malamang sa malamang tinatandaan niya rin yan kay Inspire. Dahil malaking parte ng buhay niya ay bahagi ka. At isa yun sa mga signals kay Inspire na nare-respeto at minamahal ka ng lalaking mahal mo. Marunong siyang makinig sa'yo at sinusunod niya ang mga advice mo kay Inspire. At ang palawang signals mga Inspire na nare-respeto at minamahal ka ng isang lalaki is sinisikap niya palagi na unawain ka. Yes mga Inspire, sapagkat ang isang lalaki nagmamahal ay talaga naman uunawain ng babaeng mahal niya. Totoo yan kay Inspire. Dahil sa isang pag-ibig, kapag ikaw ay umibig sa isang tao, sigurado ko magiging mapagpasensya ka. Yan ang tunay na pag-ibig, mapagpasensya. At dahil nandyan ang pasensya, nandyan din ang pagiging maunawain sa taong mahal mo. Diyan papasok ang respeto niya sa'yo. Unawain niya ang mga bagay na gusto at ayaw mo, pati ng oras mo kay Inspire. Kaya kapag ang isang lalaki talaga namang sinisikap niyang unawain ka sa kabila ng lahat, kahit pa sa kabila ng attitude mo o ugali mo na marami ring hindi magaganda sa ugali mo, kay Inspire, inuunawa ka pa rin niya, ibig sabihin niyan minamahal ka niya kay Inspire. Kung bakit ngayon hanggang ngayon kayo pa rin, kung bakit ngayon na talaga namang minamahal ka pa rin niya, kung bakit ngayon na hindi ka pa rin niya pinagpapalit, at kung bakit ngayon lahat ng pagsubok at problemang dumaan sa inyo nalagpasan niyo kay Inspire, dahil mahal ka niya at palagi ka niyang inuunawa, hindi lang ikaw, pati ng inyong sitwasyon. At isa yun sa mga sinyales na nare-respeto ka niya kay Inspire. Dahil kay Inspire, kapag sa isang relasyon hindi ka niya inuunawa, hindi ka niya kayang pakinggan at sundin, ibig sabihin niyan kay Inspire, hindi ka niya nare-respeto. At kapag walang respeto, walang pagmamahal kay Inspire. At isa yun sa mga sinyales na mahal ka ng lalaking mahal mo. Nare-respeto ka niya, minamahal ka niya, kapag ka inuunawa ka niya palagi kay Inspire. At ang patong sinyal sa mga Inspire na nare-respeto at minamahal ka lang isang lalaki, nare-respeto niya ang pamilya mo. Yes, mga Inspire, ang patlo, kapag ang isang lalaki may respeto sa iyong pamilya, at sa mga taong minamahal mo, sigurado kay Inspire, mas lalo na sa iyo, mas lalong kaya kanyang mahalin at respetuhin. Kung sa pamilya mo nga nagagawa niyang igalang, respetuhin yung mga magulang mo, mga kapatid mo, napapakisamahan niya ng maayos, minamahal niya rin ito tulad ng pagmamahal mo, kay Inspire, ikaw pa kaya kanyang respetuhin at mahalin. At isa yun sa mga pinakapatandaan na talaga namang isang lalaki minamahal ka, pati ang pamilya mo ay talaga namang
pinapahalagahan niya, nirerespeto niya, at talaga namang ginagawa niya rin bahagi ng buhay niya. Mahal niya tulad ng pagmamahal niya din sa iyo kay Spar. Kahit naman kayo, kapag mahal niyo ang isang lalaki, pati ang pamilya niya ay nirerespeto at minamahal niyo, hindi po ba? Pero kapag siyempre naman, kapag ang isang tao ay wala namang nararamdaman sa iyo, wala nga siyang ganang kausapin ang pamilya mo, hindi po ba? Iayaw niya nga itong makita. Pero kapag mahal ka niya, pati ang pamilya mo, ay gusto niya rin maging bahagi ng buhay niya kay Inspire. Since sa mga sinyalis na mahal ka at nirerespeto ka ng isang laki, nirerespeto at ginagalang niya rin ang pamilya mo, minamahal niya rin ito at pinapahalagahan niya rin ito, mga kay Inspire. At ang pang-apat na sinyalis, mga Inspire, nirerespeto at minamahal ka ng isang laki, hindi siya nahihiyang ipagmalaki ka. Yes, mga Inspire, kapag ang isang lalaki mahal ka talaga at may respeto sa iyo, palagi kanyang ipagmamalit kailanman, hindi kanya ikakahiya, hindi kanya i-disrespect sa harapan ng iba, Inspire. Kahit saan kayo magpunta at kahit kailanman at kahit sino pa man yan, ay talaga namang ipagmamalaki kanya. Hindi siya kailanman mahihiya makasama ka o ipagmalaki ipakilala ka sa iba, sapagkat kay Inspire nandun ang respeto niya sa iyo, ang pagmamahal niya sa iyo. Ganyan din ba ang boyfriend mo? Ganyan din ba ang asawa mo? Ang manliligaw mong kaibigan mo na may pagtingin sa iyo? Talaga naman ka-inspired. Saan man kayo magpunta at kahit kailan man na naman panahon, eh talaga naman ang lalaki makikitaan mo ng pagiging proud sa iyo na ikaw ang kasama niya, na ikaw ang kasintahan niya, o ikaw ang nililigawan niya, o ikaw ang kaibigan niya, o ikaw ang asawa niya. Makikitaan mo siya ka-inspired ang pagmamalaki sa ibang tao tungkol sa iyo. Talaga naman nilirespeto kanya kapag ganun. At minamahal kanya kapag ka ganun ka-inspired. Dahil ka-inspired, sino ba naman ang hindi mapapaisip kapag ka ang isang lalaki talaga namang ipinagmamalaki ka ng lubusan sa iba? Ang ibig sabihin na ngayon, ganun kakahalaga. Mahalaga ka upang ipagmalaki kanya sa iba. At isa yung sa pinakapagandaan o senyales ng isang lalaki may respeto sa iyo at tunay kang mahal, ka-inspired. At ang panlimang senyales, mga ka-inspired, na respeto at minamahal ka ng isang lalaki, maganda ka palagi para sa kanya. Yes, mga ka-inspired. Kahit ano pa mang itsura mo, nung nakilala ka niya hanggang ngayon ka-inspired, eh talaga naman, nararespeto niya yan. Hindi kanya kailanman sinabihang pangit. Hindi kanya kailanman sinabihang hindi maganda. Palagi niyang sinasabing maganda ka. Palagi niyang sinasabing sapat ka na. Palagi niyang sinasabing lamang ka sa iba. Palagi ka-inspired na ikaw ang bida sa puso niya. Kailanman hindi kanya binabagsak. Hindi niya binabagsak ang kumpiyansa mo. Palagi niyang sinasabi kay Inspired na ikaw ay napakaganda. Totoo yan, kay Inspired nandiyan yung respeto. Kung ano man ang itsura mo, kapag ang isang lalaki mahal ka talaga, tatanggapin niya kahit ano man ang itsura mo. Kahit ano pa man ang pagkatao mo, pagkababae mo kay Inspired. Kahit sino ka pa, kung paano kanya nakilala, o kung ano man ang itsura mo, o ang figura mo, nung nakita ka niya, may nahal ka pa rin niya, at minirespeto ka pa rin niya. Pinatunayan niya pa rin sa'yo na kahit na anong mangyari, ay kaya ka ng respetuhin at mahalin sa kabila ng lahat-lahat sa iyo, ka-inspired. Kahit pa may kapintasan sa sarili mo, sa katawan mo, sabihin natin mataba ka o maitim ka, ka-inspired, para sa kanya, maganda ka. Sapagkat ka-inspired ang tunay na pag-ibig ay talaga naman, hindi lang tumitingin sa itsura, kundi pati na sa iyong personalidad. Kaya nga pala yung sinasabi sa inyo, na huwag lang kayo magpaganda sa panlabas na kanyuan, kundi pagandahin nyo rin ang kabutihan ng inyong puso, sapagkat kapag ang isang lalaki ay minahal ka dahil sa iyong ugali o kung sino ka talaga, dyan papasok ang tunay na pag-ibig. At kapag may tunay na pag-ibig, ay tunay na respeto at pagmamahal. So yung sa mga signals kay Inspire, na nanarespeto at minamahal ka ng isang lalaki, talaga naman, palagi kang maganda para sa kanya, kailanman at saanman, kay Inspire, at ipinagmamalaki kanya. So mga kaspad, yun lang po. Maraming salamat mga kaspad sa pagtapos ng vlog nito. Hindi po kalimutan mag-like, comment share na rin po upang makatulong din man po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe na po mga kaspad. Click yun na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga kaspad. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!